Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay narito ngayon sa ating pulong panalangin. Alam niyo, pagdating po sa pagtawid sa mga sa baha o maagos na baha, wala po kong ibang pinagkakatiwalaan na makapagdadala sa akin sa kabilang panik maliban sa aking ama, sapagkat naranasan ko na ang kanyang karanasan sa paglamoy at kanyang karanasan sa pagsagupa sa anumang malalakas na unos. At ito ay aking na mismong naranasan sa aking buhay. Na ito pong ating paksa ngayong gabi, pinamagatan ko pong panalangin ng isang taong mapagpakumbaba. Ito po ay panalangin ni Haring David na siya po'y nakaranas ng matitinding karanasan sa kanyang mga kaaway. At ang kanyang tiwala ay sa Panginoon lamang. At tignan natin ang kanyang panalangin. Ito'y matutuwan natin sa Psalms 110 verse 17. Ganito ang sabi, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo, iyong palalakasin ang kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong panlinig. Ito po ang salita ng Panginoon na pinamagatan kong panalangin ng isang taong mapagpakumbaba. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na muli namin itutunghayan at sana'y mag-usap ito sa aming pong mga puso upang magkaroon kami ng kagalakan at kasabikan sa pananalangin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Gaya nga po ng patotoo ni David dito sa Psalms 1 chapter 10, pababasa natin sa verse 1 to 3 kung paano siyang dumanas ng matititing kalupitan sa kamay ng kanyang mga kaaway. At para bang pinapalagay niya na siya'y iniwan na ng Diyos. Subalit nung balikan niya ang kanyang karanasan, doon sa karanasan ng Diyos, siya ay nagpakumbaba. Kaya dito sinabi niya sa verse 17, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo, iyong papalakasin o palalakasin ang kanilang puso, iyong papakinggan ng iyong pandinig. At dito pinalakas ni David ang kanyang pananalig sa Panginoon. At siya ay nagsalita ng pagtitiwala sa karanasan mismo ng Diyos. At siya po ay may kita nating dapat nating tularan. Ano mga katiyakan ang naranasan ni David sa mabiyayang Diyos? Now dito po may tatlong dinanas na katiyakan si David sa Panginoon o sa karanasan ng Panginoon, yung kanya pong kapangyarihan. Una, mapapansin natin ayon sa verse 17 na ating teksto, ang Panginoon ay nakikinig sa nasa ng mga mapagpakumbaba. Sabi po, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maamo. Maamo dyan ay gentle at higit sa lahat mas maganda kung ito ay gamitan natin ng kahulugang mapagpakumbaba. Now, nakikinig ang Diyos sa panalangin ng mga mapagpakumbaba. Natutuwa ang Diyos sa panalangin ng mga taong humble, mga taong mapagpakumbabawa ng ibang walang ibang inaasahan at pinananaligan kundi ang Diyos dahil siya ang naluluwalhati sa kanilang mga buhay. Tulad ng panalangin ng isang mapagpakumbabang maniningil ng buwis kung ating mababasa muli sa Luke chapter 18 verse 10 to 14, na nakita ng Panginoon at pinakita ng Panginoon sa mga alagad kung sino ang kanyang tinitignan, kung sino yung may noong nasa ng pagpapakumbaba. Una, yung Pariseo na grabe ang kanyang pagmamagaling at pagmamataas sa sarili at siya nananalangin sa kanyang sarili. Samantalang yung maniningil na buwis, hindi man lang makatingin sa langit at dinadagukan ang kanyang dibdib at inamin niyang siya'y kahabagan na isang makasalanan. Dito po, sinabi ng Panginoon sa mga alagad, tignan niyo, ang tao ito'y bumaba na siya'y pinagpala. So nakita natin na nakikinig ang Diyos sa nasa ng mga mapagpakumbaba. Ano ba ang nasa natin, mga kapatid? Mayroon ba tayong hangarin? Mayroon ba tayong ambisyon? Mula ba ito sa ating masamang motibo o mapagpakumbabang puso? Nasa, alam natin, ibig sabihin ng nasa, ito yung pagnanasa o hangarin, ito yung lihim na hangarin ng puso ng tao. Hangarin ng isang mapagpakumbaba, hangarin ng isang humble. At ito po ay naririnig ng Diyos
Sabi nga sa Psalms 37 verse 4, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ibibigay ng Diyos yung nasa po ng isang tao, ang kagalakan niya, ang kanyang tiwala, ang kanyang pagpapakumbaba ay sa Diyos lamang. Kaya ano pong tawag ng Panginoon sa mga mapagpakumbang puso? Tignan natin sa Mateo chapter 5 verse 35, ganito ang sabi ng Panginoon, mapapangan ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapangan ang mga nahahapi sapagkat sila ay aaliwin. Mapapangan ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad po ang isang mapagpakumbaba lalo po pagdating po sa panalangin. Dahil sa mga mapagpakumbaba, dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin, ang kanilang nasa pa lamang sa kanilang puso. Isaiah chapter 65 verse 24, at mangyayari na bago pa siya tumawag ay sasagot ako, samantalang siya'y magsasalita ay makikinig ako. Yung kagandahan. Kaya nga sabi sa Matthew 6:8, huwag na kayong tumulad sa kanila sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Tingnan nyo, napakabuti po na tayo po ay may pusong mapagpakumbaba. Dahil yung ating lihim na hangarin ng ating puso, ito po'y Kanyang ibibigay. Kung ang mga hintil ay sumasagana po sa mga common grace ng Panginoon, eh lalo na po ang mga mapagpakumbaba. Tingnan nyo ang sabi sa Matthew 6:32. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung naibibigay nga ng Diyos sa kanyang kumumbiyaya ang kailangan ng mga hindi mananampalataya, eh lalo na po sa atin na mga mananampalataya, dapat po tayong nasa kababaan ng puso sa ating pamumuhay, lalo po sa ating panalangin. Ikalawa, ayon sa verse 17 na ating teksto, ang Panginoon ay nakikinig sa puso ng mapagpakumbaba. Tingnan niyo sabi, O Panginoon, iyong marinig ang nasa ng maha mo, iyong palalakasin ang kanilang puso. Now, sa puso nakatingin ng ating Diyos dito. At kanyang sabi ay iyong palalakasin. Sa mga tuwid, dinig ng Panginoon ang puso ng mapagpakumbaba. Sa orinahan po yung pagkasabi, iyong palalakasin, ay continuous po yun, walang tigil. Laging, pasi po yun, laging pinapalakas ng Diyos ang puso ng isang mapagpakumbaba. Psalms 112 verse 7 to 8, siya'y hindi matatakot sa masamang balita, ang kanyang puso ay matatag, na sa Panginoon ay nagtitiwala, ang kanyang puso ay matatag, hindi siya matatakot hanggang ang nais niya sa kanyang mga kaaway ay makita niya. Nagiging matatag ang puso ng isang mapagpakumbaba, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil ang Diyos mismo ang laging nagpapalakas sa kanya. Pag sinabing puso, mga kapatid, ito yung panloob ng pagkatao natin. Ito yung ating kalooban. Ito yung unawa natin. At ito'y laging pinalalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya na Psalms 1, verse 1 to 3, ganito ang sabi, mapalad ang taong hindi lumalakad sa bayan ng masama, di tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, di umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Iyan po yung hangarin ng isang mapagpakumbaba, pinalalakas po sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya ang sabi sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang daon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Nakita niyo kung paano pinagpapala ng Diyos ang isang taong mapagpakumbaba sa puso? Dinidinig ito at lagi itong pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At hindi lang yun. Ikatlo, ayon sa verse 17 ng ating teksto, ang Panginoon ay nakikinig sa ano? Sa kanyang tenga sa mapagpakumbaba. Idinidinig ng Diyos ang kanyang tenga sa mapagpakumbaba. Verse 17, sa huli, iyong papakinggan ng iyong pandinig. Talagang mayroong pong matinding pakikinig ang Diyos, binabaling niya ang kanyang tenga sa mga dalangin ng mapagpakumbaba.
makikinig siya ng buong ilan. Ibabaling niya ang kanyang pandinig sa iyong pong mga hinahing, sa iyong nasa. Tulad sa Luke 18 kanina, tulad doon sa maniningil ng buwis, ibinaling ng Panginoon, Jesus, ang kanyang pandinig at atensyon doon sa mapagpakumbaba at sinabing yun ang kanyang pinagpapala o pinagpapala ng Diyos. Alam nyo, kahit hindi tayo marunong manalangin, marami sa atin ang hindi marunong manalangin ng tama, pero pakinggan pa rin ng Panginoon kung sa atin po nasa atin ang kapakumbabaan. Bakit? Ang sabi po sa Romans 8:28, banal na espiritu ang nananalangin para sa atin. Malinaw po ang pananalangin ng banal na espiritu sapagkat siya ang nakakaseleksik ng ating puso't pangangailangan. Kaya siya pong lumuluhog doon sa Ama. Romans 8:26, at gayon din naman, ang espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi may papayag. Alam nyo, pinapanahanan ng banal na espiritu ang pusong mapagpakumbaba. Eh dapat lang tayong manalangin. Huwag nating maliitin ang panalangin. Dapat natin itong kauhawan sapagkat ito ang kasangkapang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito yung sasakyan ng mga pagpapalang ibibigay sa atin ng Diyos na kanyang inilaan na doon sa langit upang katagpuin ang ating pangangailangan. Kaya ano pong aral ang makikita natin dito? Una, panalangin ay nirerespeto ng Diyos sapagkat sa kanya nagmula ang kasangkapang ito. Kaya huwag natin itong maliitin. Hangarin. Kailangan ilapit natin ang ating puso. Panalangin ay wala sa kausayan, kundi nasa kababaan loob. Ikatlo, panalangin ay wala sa gana, kung gaganaan lang tayo, kundi sa pagkukusa. Kailangan nating magkusang manalangin. Pang-apat, panalangin ay wala sa panlabas nating anyo o katayuan, kundi nasa puso. Kaya yan po ang nais kong ipahayag sa inyo na sana'y magkaroon tayo ng mapapakumbabang puso sa ating panalangin. Matulad tayo kay David ng nananalangin o panalangin ng isang taong mapagpakumbaba. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa iyong salita, na muli binigyan niyo kami ng liwanag sa aming pong pananalangin sa inyo. In Jesus' name. Amen. Bago lahat, nais ko po humingi ng prayer concern sa inyo. May prayer concerns po ako na gusto kong sama-sama tayong manalangin sapagkat ang gawain pong misyon ay hindi lang sa amin ito, mga kapatid. Ito'y sa buong iglesia. Kaya dapat buong iglesia ay talagang sumusuporta rito. Huwag niyo kaming iiwan sa kalagayan namin sa gitna po ng kadiliman, ng pangangaral, pagtuturo, pag-akyat sa mga bundok. Samahan niyo kami sa inyong concern, sa inyong panalangin. Hindi po ito solo namin. Atin po ito. Kami po ay bilang subo ng Iglesia ng Muli ng Grace upang abutin ang mga taong nasa kadiliman at sila'y panawagan at tawagan maligtas sa paanan ni Kristo. At ngayon po, mayroon po tayong ipapanalangin, hiling ko sa inyo. Una po, thanksgiving po sa katatapos ng membership class. At sa katatapos po ng membership class, pasalamatan po natin out of 15 applicants po at marami pang madaragdag, 6 na po ang nadagdag sa kasamyembro po rito sa TCBC. At mayroon pang siyam na nanabik na mapabilang ngayong Sunday sa pagpapatuloy ng interview. Ipanalangin natin na naway may dagdag silang lahat sa iglesia nito upang mapatibay ang iglesia rito. At thanksgiving din sa katatapos din naming man-to-man na teaching sa dalawang candidates for eldership. At salamat sa Panginoon sapagkat mayroon isang nahinan at ito ay si Brother Lolong. At si Brother Ebet naman, kailangan pa siyang mahubog dahil sa kanyang kabataan. Medyo hindi pa niya makontrol ang kanyang sarili, ang kanyang ego, ang kanyang self-control. Hindi pa po talagang may pamuhay ng gusto ang fruit of the Spirit. Magaling siya sa pangangaral at naaakay ang mga tao, pero kailangan niyang mapasahan yung kung 16 na qualification sa 1 Timothy at saka sa Titus. Kaya atin po siyang ipanalangin. Ang installation po ng pastor ay ngayong 25 ng July, PM, sa panghapong gawain. Please pray na maging mabuting elder ito si Brother Lolong at pray din kay Brother Albert sa paghuhubog sa kanya.
Ikatlo pong concern, mga kapatid, ipanalangin natin ang nalalapit na baptism. Ito ay gagawin namin sa July 30, Sabado po ito. Nawa matupad ito at ligtas kami sa COVID. Bagamat napakarami pong tao ang talagang sumasama, sana nga po ay talagang nananabik at may kagalakan ng bawat isa. Talagang uhaw na uhaw sila sa pagtitipon. Please pray na sana may sagawa namin ang baptism, water baptism na ito na matagumpay. At pagdating po naman sa Sunday, ay pag-welcome po sa new members. Ito ay August 1 at gaganapin din namin ang Lord's Supper. At panghuli, mga kapatid, na aming concern, please pray for us. Nalalapit na po ang aming pag-uwi. Ito ay mangyari sa July 10, alas 12 ng tanghali. Pasalamatan natin ang blessings na natanggap ng mga attenders dito sa blessings po mula sa NGBC na support, benevolence na pinamimigay natin sa mga talaga namang nangangailangan ng tulong. Sila po ay nagagalak sa Diyos at nagpapasalamat sila. At ito ay aming pong pinapayag na ito po ay gawain at benevolence po ng Iglesia ng NGBC. Please pray for us, mga kapatid. Mahirap po ang kalagayan namin. Akala nyo, misyon, bakasyon, nagkakamali po. Huwag po natin ilagay yan. Hindi po pa namin nagmimisyon. Hindi po kami nakakalabas ng bahay, maliban lang kung mayroon kaming sadya. Nasa bahay lang po, nag-aaral po palagi dahil ako'y nangangaral dito halos araw-araw at maging dyan, nangangaral din ako, mga kapatid. Hindi po ito biro. Kaya kailangan ko ang inyong prayer. Please, at sa aming mag-asawa, si Beth naman, siya sumusuporta sa amin, at si Duboy naman ang runner namin sa lahat ng aming pangangailangan. Please pray for us na sana nga po ay makauwi kaming ligtas at muli tayong magkasama. Maraming salamat at hanggang dyan lamang. Thank you.